Mahigit 100 ang sugatan sa magdamagang sunog sa pabrika ng House Technology Industries sa Cavite Economic Zone. 10 sa kanila ang kritikal ang lagay. May ilan pang halos hindi na raw makilala matapos magtamo ng third degree burns. Marami ang natrap at kinailangang tumalon mula sa building. Iimbestigahan kung may paglabag sa fire safety ang kumpanya, lalo't nakunan pa ng video ang fire exit na may nakaharang. Live mula sa General Trias sa Cavite, may report si Oscar Oida. Jessica, Oscar, bagamat nga sinasabing confined o sinasabing kontrolado na ang sunog, hindi pa rin ito ganap na naapula. Mahigit 24 oras na ang nakalilipas. Naglalagablab ba ang building na ito ng abutan ng GMA News sa Cavite Economic Zone sa General Trias? Nagsimulang lumaki ang apoy pasado alas 6 ng gabi kahapon. Oras ito ng palitan ng shift ng mga empleyado ng House Technology Industries. Biglang nagkalat daw yung apoy dahil katulad nga yung tama yung sabi ni Governor kanina. Andun yung mga pintura, di ba, yung mga insulator. Madali kasi magkalat ang apoy sa mga ganong elemento eh. Sa lakas ng apoy, itinaas sa Task Force Delta ang alarma. Ibig sabihin, kailangan tumulong ang mga bumbero sa kalapit na distrito. Mahigit 100 ang isinugod sa Divine Grace Medical Center at sa General Trias Hospital. 10 sa kanila ang critical. 44 pa ang nasa ospital ngayon, habang isa ang nawawala. Ang mga nakaligtas, halos mamanid na raw ang katawan sa sunog. May mga isinailalim sa operasyon matapos magtamo ng hanggang third degree burns. Naka-life support pa rin ang 2 sa mga pasyente na nasa ICU at makailang ulit na rin daw silang sinalina ng dugo. Plano sana silang ilipat sa PGH para mas mabantayan ang kondisyon, pero mukhang hindi natin kakayang transfer. Unstable ang vital signs niya. Naka-intubate siya, tinutulungan naming humihinga ng mechanical ventilator. Isa sa mga malubha ang lagay, si Angel Gabisan, nakakabalik lang sa trabaho kahapon. Nananawagan kami sa company, sa HTI, na sana matulungan si Angel kasi single mom siya eh. 4 months pa lang yung baby niya. Si Boy naman, puro pasa, naka-neck brace at may bali sa likuran. Dahil safety officer, isa raw siya sa mga huling lumabas sa nasusunog na gusali. Pero dahil malaki na ang apoy, tumalo na siya mula sa 3rd palapag. Si Aling Benedicta, maluha-luha nang malamang nakaligtas ang anak na si Mark J. Papay, nagpapasalamat at hindi pinabayaan ang nag-guide na ilang aking anak. Hindi sa kanya, wala na akong anak ngayon. Ang mga kaanak ng mga biktima, balisa sa nangyari. Mabilis lang daw yung pangyayari nung nakita nilang may umapoy. Tapos yung pinalabas niya yung mga tao niya, yung styro daw sa taas, yun daw yung nasunog. Tapos pagkaano, yung paglingon lang nila, seconds lang daw. Eh, nasa 3rd floor pa kasi sila eh. Kaya yung nasunog talaga yung ganto niya. Nakakalbo daw yung ulo. Tapos nagkakasugat yung mukha. May ilang hindi napigilan ang kanilang galit. Ay, yung pasyente namin, ma'am, hindi pa raw kanilang alas sa ispa dyan, hindi naman inaasikaso. Ay, kami galing Batangas pa. Eh, hindi naman nila hinahasikaso, kaya ililipat namin ng ospital. Nagmi-meeting po daw sila, biglang parang may sumabog po daw. Tapos yun, nagkagulo na sila hanggang sa nagsiksika na sila eh. Hindi na sila nakalabas, natrap sila sa loob. Sa cellphone video na ito, makikitang may nakaharang sa sinasabing fire exit ng gusali. Inaalam pa kung may pagkukulang ang kumpanya sa fire safety. Lumipas ang magdamag, pero malakas pa rin ang apoy. Sa inisal na ulat, sa power zone ng pabrika nagsimula ang sunog. Nasa 10 bilyong piso na ang halaga ng pinsala. Sa labas ng Cavite Economic Zone, may mga nagrarally. Hiling nila, transparent na investigasyon. Hindi kasi sakop ng Bureau of Fire Protection ang Philippine Economic Zone Authority. The EPSA administrator has yielded jurisdiction to the BFP and the SOCO to conduct the investigation. So there is no cover-up whatsoever. So that if ever there is negligence or there is any liability concern, people will have to pay for it. Mahigit 50 truck ng bumbero ang rumesponde sa sunog.
Sa drone video na ito, pasado alas 5 ng hapon, kita ang lawak ng pinsala sa 6 na hektaryang pabrika. Katumbas yan ng 8 football field. Ilang minuto lang mula nang simulan ang pagkuha ng drone video, pinagbawalan na ang GMA News team. Hindi to biro, itong laki nito, no? So, it's a very, very big complex. Hindi pa siya napapasok kasi nag-collapse yung ibang walls papasok. Tapos, we want to make sure that we can lessen, baka mamaya yung fireman na may injure, kaya iniiwasan. So, we're trying to really put out the fire completely para mapasok na siya. Bagaman pasado raw ang HTI sa requirements, nagpa siya pa rin ang PEZA na masigpitan ang kanilang panuntunan. There could have been more exit doors. There could have been sprinklers all around, no? So we will may sprinklers but limited, no? But that's why we in PEZA, we are now going to evaluate and then we'll see to it that this will never happen again. Ang nakalistang incorporator ng HTI, Japanese na si Tadashi Yamazaki, sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Samantala, Jessica, sa mga sandaling ito ay hindi pa rin nakakaharap ng mga miyembro ng media ang sinumang representante ng HTI. Bagamat ayon sa pamunuan lalawigan ng Cavite, ay tiniyak na raw sila nito na sasagutin nito ang lahat ng mga gastusing medikal ng mga nasugatan sa insidente. Jessica? Oscar, ilan ba ang missing as of this hour? As of the moment, Jessica, no, base sa huling pahayag sa atin ni Governor Remulla, ayon sa kanila, isa na lang ang nakatala sa kanilang missing. Jessica, ito ay kung pagbabasihan yung mga naghahanap na pamilya. Nagsimula yan kayina umaga na siyam na mga pamilya ang naghahanap ng kanilang mga mahal sa buhay na nawawala. At ngayong hapon ay bumaba na to sa isa. Ito, ulitin natin, Jessica, base doon sa mga naghahanap na miyembro ng pamilya, Jessica. Okay. Hanggang ngayon, yung likod mo, naglalagablab pa rin yung apoy. More than 24 hours na ito. Ano ba itong housing technology na ito? Ano ba minamanufacture nito? At bakit ganyan na lang kahirap maapula itong apoy? Jessica, sa pagkakalam natin, no, base na rin sa ikwento sa atin ni Governor Remulla, itong HTI ay gumagawa ng mga kagamitang panggawa ng mga bahay. Hindi pangkaraniwang bahay, Jessica. Ito yung mga pang tsunami. Yung kayang mag-withstand ng mga tsunami. So matitibay na bahay ang talagang pinakaginagawa nitong HTI. At ang mga produkto dito ini-export, no? Particularly sa Japan. At ayon nga sa PEZA ay isa ito sa HTI sa mga malalaking pabrika dito sa Cavite Economic Zone, Jessica. So tsunami proof na mga housing components, yes, ang produkto nila. Mm-mm. Combustible ba yung mga ito? Kasi baka yun ang dahilan kung bakit more than 24 hours na malakas pa rin yung apoy diyan sa yung likuran, Oscar. Tama yan, Jessica, no? Kinumpirma yan ng PEZA maging ng pamunuang lalawigan ng Cavite na may mga chemical nga na involved. Kung kaya't hindi nagiging ganun kadali, o maaring may mga chemical na involved, kung kaya't hindi nagiging ganun kadali ang pag-apula sa apoy, no? Sa mga sandaling ito, ang hinahantay na lang, kumbaga parang nangyayari, Jessica, waiting game na lang, no? Dahil as of the moment, talagang hindi, walang way raw na mapapasok ng mga bombero ang loob ng nasabing nasusunog na pabrika. So hinihintay na lang nila na masunog itong totally hanggang tuluyan na ngang mamatay ang apoy, Jessica. In the meantime, napapakinggan natin yung mga sinasabi ng mga opisyal na sana ganito, sana ganyan, sana may sprinkler. Hindi kaya pwedeng mas naging preventive yung measures na kanilang ginawa? Pwede kayang lesson din siguro ito for everyone, no, na inspeksyonin na habang maaga, habang wala pang sunog, kung may sprinkler systems ba, yung mga fire exit ba ay pwedeng madaanan. Kasi ang sakit lang pakinggan na puro afterthought, on hindsight lahat. Kung kailan nangyari na ito, may mga malubha na tayong mga nasugatan na kababayan, saka natin maiisip itong mga measures na ganito na sana na-inspect, sana ganyan, etc. Oscar.
Yes, tama Jessica, no? Mismong nanggaling na sa Director General ng PEZA na lesson learned o lessons learned yung nangyari dito sa HTI, no? At ayon nga sa kanila ay matagal lang sumusunod naman daw sa mga requirements itong HTI, bagamat dahil sa nangyari eh napag-isip-isip nga daw ng PEZA na mas dapat taasan pa yung kanilang standards. At yan daw yung kanilang titiyakin para raw hindi na maulit ang mga ganitong klase ng insidente, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.